Recently, nagkaroon kami ng transaction ng 11,000 worth na fake money. Hindi na-detect nung rider ko na fake money pala yung natanggap niya. Masal na ngayon per month, nagkalat na yung mga yan. So, bibigyan ko kayo ng guidelines kung paano nyo madidetect na fake money yung natanggap nyo or matatanggap nyo. So, ito yung fake money, ito yung totoo. Sa kulay pa lang nila, mapapansin mo na. Pero, syempre, kung lahat, puro fake money ang ibibigay sa'yo, hindi mo rin mapapansin yung color niya. So, isang basehan dito, kadalasan, ang fake money, pare-pareha sila ng serial number dahil sinisirox nila yan sa special paper. And then, pangalawa, yung dito niya, ito yung magiging basehan nyo. Yung pinaka-seal niya. And then, yung pangatlo is yung smoothness and roughness. Smooth lang yung sa fake. Kasi special paper lang gamit dyan. Kumpara dito sa totoo, rough siya. And then, yung sunod na magiging basehan natin, itong seal na to. Sa fake money, nakukutkot siya. Ayan, natanggal na nga siya. Kumpara sa totoong pera, hindi mo siya makukutkot basta-basta. Ngayon, kung meron ka namang money detector, may kita nyo sa totoong pera, meron siyang watermarks. Ayan, may kita nyo. Sa fake money, wala. And then, lastly, tatry natin siyang basain. Kasi kung totoong pera yan, hindi yan basta-basta mapupunit. Pero kung fake money, since special paper lang yan, mapupunit yan agad-agad. So, tatry natin siyang basain. So, ito, basa yung daliri ko. Tatry ko siya dito sa fake money. Ayan, mapupunit na siya eh. Malapit na siyang mapunit. Ayan, punit agad. Kung dito sa totoo yan, hindi siya basta-basta napupunit, Sa fake money, ayan na. Konting basa pa lang yan, Siguro mga 2 drops lang yan. So, yun, ingat-ingat lang tayo dahil nagkalat sila dyan. Sa mga transaction natin, ingat-ingat tayo. Yun lang, thank you, sana nakatulong sa inyo.